Ayan, so I think live na tayo ngayon sa Facebook. Ayan, so kumusta kayong lahat? Naka-live po tayo ngayon sa aking The President Wisdom. Ayan, so okay na ba ang ating magmumukha dyan? Ayan, so good evening sa ating lahat. And maulang gabi yung Sunday. And ayan, so kindly like and share po ninyo ang live nito. Check muna natin kung maayos na tayo ngayon. Okay ba ang ating boses? Ayan, so okay naman po. No? Maayos naman po yung ating signal. Pag-pray po natin na magtutuloy-tuloy tayo. It's gonna be less than 1 hour lang naman po ang ating kwentuhan ngayong Sunday. Nandito po tayo ngayon muli sa ating Spotlight Sunday. Ayan, so siguro, I think ang tagal ko din hindi nag-live uli dito sa ating The President Wisdom. So ngayong gabi, it's Sunday. Kumusta yung mga Sunday natin? Maayong gabi eh. Sa ato ang tanan. So, sa lahat ng mga makapanood dito, ayan, kindly like and share po na ng ating live ngayon. So, I think nanood na. Shout out muna natin ang mga nanonood ngayon. So, nandito na si Roy. Hello, Roy. Takmoy. Of course, also watching with us, Ma'am Mary Joy, Damayo Espash, and Angelo Lim. Ayan, so thank you for watching. So, now, ayan, pagamihin na natin ang ating mga viewers. Because sayang naman yung pagkakaon dahil ang makasama po natin ay ang mga madidistarting kabataan. So muli naman nating pag-usapan ang realidad ng buhay ng mga kabataan. So, ayan. So kindly like and comment and share po ninyo. Evening po, Press. Hello, Roy. Kumusta ka dyan? Ayan. So kindly like and share po natin ang live ito. Ayan, para naman po marami makakapanood. Sabi nga nila, i-share natin ang mga magagandang blessings na nangyayari buhay natin. So before tayo magsisla, kwentuhan lang naman ito. It's gonna be kwentuhan kasama ang ating dalawa sa ating mga magaging na mga kabataan ngayon. Okay, so of course, ito dito sa ating kabilang screen, Connie, and of course, nandiyan din Mabel. Siguro pwede na po natin open ang ating camera, Mabel and Connie, para at least mag-hi, hello tayo sa ating mga viewers. Also, kindly also share po yan sa mga members ninyo na like and comment po ninyo. By the way, naka-like po tayo sa The President's Dump. And of course, naka-share din po ito sa ating company business fan page, which is the F Network OPC. Ayan, so marami tayong pag-usapan ngayong gabi. Magkwentuhan tayo, di ba? Alam ko, it's Sunday. Ang iba, ano bang ginagawa nila kapag Sunday? No? Karamihan, ang pag-Sunday, it's a family day. So, kasama ang kanilang mga magulang, mahal sa buhay, no? Kumakain sa labas, watch ng movie. And because of this pandemic, marami tayong mga bagay-bagay na kinukonser. So, it's sa ngayon, nandito pa din tayo sa pandemic na tinatawag. So, ingat po tayo lahat po ng mga nasa bus ngayon. Ayan, mag-ingat tayo. Let's have kanang say po sa ating mga ginawa. Ganun pa din, no? Yung ating government ay patuloy na iibaka para matapos na po itong ating COVID-19 cases, no? And as of now, ang Davao City, no? Ang Davao del Sur ay lumalaki po ang cases ng COVID-19. So, kami din po, we support the government na tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga advokasya, no? And of course, because it's pandemic, so ganun pa din. Pag nasa lab po tayo, kindly wear po natin ang ating face mask na pinagba. Yun ay napaka-importante. And also, wag po nating tanggalin na mag-inom po ng mga pampalakas ating katawan. Kasi nga, ang COVID is it's about virus na umaatake sa ating katawan. So it's very important na tayo po ay malusog and napaka-importante na hindi yung sakitin. Okay, so I think nandito na sa scene natin ang ating makasama ngayong gabi. Of course, nakasama na natin yan sila noon. Ngayon, makakasama din ulit sila
Actually, dalawa po sa mga kababaihang kabaan na talagang nangunguna na when it comes sa pag-achieve sa kanilang mga pangarap sa buhay. And nakaka-proud because early sa kanilang sitwasyon, no, pagiging bata, instead na maglabas at alam mo yon, karoon ng mga kung ano-anong malang kabuluhan, inandito siya sa ating company at patuloy na nag-join sa advocacy ng ating company. So, guys, as of now, ayan, aba, mayroon na po tayong 5 million viewers. Thank you so much sa ating 5 million viewers. Ayan. Siguro before tayo mag-start, Miguel and Connie, paabutin natin ito ng mga 10 million viewers. Okay? So, kindly tag all your leaders po na nandito ngayon. Ayan, tag niyo po yung mga leaders po ninyo, mga 10 team members natin na to join with us tonight. Ayan. So it's gonna be like 30 minutes or 45 minutes tapos na po tayo. Ayan. So hi, good evening press. Hello, Ma'am Gina Palera. Asan na yun siya? Ayan. Good evening din sa iyo, Ma'am Jean. And of course, sino pa? Of course, nandito ang ating top one, si Ms. John J. Solatorio. Hi, John J. Musta? Ayan. I think padami ng padami po tayo. So just stay tuned for us, no, tonight with us. Okay? Ayan. So dumadami na po tayo from 07. Ayan, hintayin po natin umabot tayo ng 10 to 20 million viewers para po masaya. Okay? So kindly tag po yung mga team members po ninyo to join with us tonight. Ayan, so ulitin ko, naka-live po tayo sa aking page, The President's Dump, and also pwede po ninyong i-share po ito. Ayan, i-share po ninyo ito sa inyong mga Facebook account wall. Ayan. So, napaka-easy how to share. Just click the share button and then i-share po ninyo sa mga page ninyo. And so, sa mga group page po ninyo para naman po marami din po tayong mga viewers ngayong Sunday. Ayan. So, thank you so much. Kindly tag lang po sa inyong mga top members to join with us tonight. So, naka-share po ito. Ayan. Ayan. So habang naghihintay tayo ng mga viewers ngayon, share po natin to sa ating mga group page, sa ating mga Facebook page. Ayan, so sana ang ating kwentuhan ngayon ay magtutuloy-tuloy tayo. Sana walang magiging problema sa ating mga internet connection kasi yan po yung mga naging problema natin ngayon, ating mga internet connections, di ba? At dahil nga I think may bago pa sa bandang Luzon, ayan, talagang nagkakantay ng problema. So pag-pray natin na maging ayos yung ating live ngayon. Kindly, ayan, there's kindly like-share po natin ang ating live ngayon. Ayan. I-like yan. And also, you can comment kung anong gusto yung mangyari ngayong gabi para maging masaya po tayo. Ayan. So, ayan, so, before anything else, ayan, once again, good evening sa ating lahat. Good evening sa mga viewers. Ayan, so pakilala, let's have kumustahan muna ngayon dahil nandiyan na rin sa si Connie and si Mabel. Ayan, Connie, mag-hello muna sa ating mga viewers. Ayun, so, thank you po, Press. Good evening din sa ano. Especially, syempre naman, good evening po sa ating napakagandang presidente, sa ating vice president, and syempre sa ating training director. And yun nga, hello sa mga viewers ngayon. Hindi ko alam kung sino yung mga nag-view kasi yung cellphone ko yung ginagamit ko sa pag-connect dito sa live natin. And kagaya ng sinabi ni Press kanina, like and share the page for uplines and kailangan po natin ng suporta sa isa't isa para mas ma-lift pa talaga natin yung
para mas ma-rise pala talaga natin yung ano, yung company natin by lifting each other. So, yun, good evening sa lahat. Ayan, so thank you so much, Tony. Ayan, so ulitin ko po, kindly like and share lang po ninyo yung live natin yon gabi. Ayan, so also share po natin sa group page para po magkaroon tayong madaming viewers. Masaya din po makipagtunghan sa nakakaramihan, no? Ayan, so para po, at sa lahat po ng mga makakapanood po nito, ayan, sisiguraduhin namin na magiging masaya po yung kwentuhan natin ngayong gabi. Ayan, so of course, nandiyan rin po sa ating screen, Mabel. Ayan, Miss Mabel, mag-hi, hello ka mo sa ating mga viewers on. Ayan, so I think si Mabel parang nagkakaroon ng problema ang kanyang connection. Ayan, so ulitin ko po sa lahat ng mga makakapanood ito. Ayan, nagiging isa sa mga konting nagiging problema ng adapting the new normal is ang ating internet connection. So sana po, ano, maayos na po lahat yung ating, actually ang government naka-proud dahil ginagawa po talaga na yung kanilang yung kanilang kakayahan para po magkaroon tayo ng napalakas at masayang connection. Ayan, I think okay si Mabel. Mabel, mag-hi, hello ka muna sa ating mga viewer nandito ngayon. Well, I think yes, good evening at viewers natin ngayon. No? Good evening sa inyong lahat and welcome ating President's Wisdom na page. Itong hayan ang mangyayari ngayong gabing to. So like and share para tuloy-tuloy. Ayan, so I think nagkakaroon ng konting problema ang connection ni Mabel. And yun nga, ulitin ko, ayan, mag-shoutout muna tayo sa lahat ng mga viewers na ngayon. Of course, nandito at nakikinig na ating mga top leaders. Of course, nandito si Abigail. Hello, Abigail. Kumusta? And of course, si Ma'am Apple is also watching with us. Ma'am Apple, I'm sorry. Ayan, and of course, nandito si Regent Monte Calvo, one of our top earners. So, hello, Regent. Pakitag po sa mga members na ngayong gabi. Join with us also. Dito din si... Ayan. Ayan, so nandito. Pakitag na lang po ng mga members na manood po sila ngayong gabi. Okay, so... As of now, mayroon na po yung mga 7 viewers. Ayan, so kindly tag and share lang po ninyo itong live na ito, of course. And I think habang naghihintay, nagkakaroon yata ng problem sa data connection. Ayan, so hintay-hintay po tayo. Ayan, sa lahat po ng mga nandito, ating comments, John, pwede po kayo mag-shout out sa lahat ng mga members at mga kakilala ninyo to join with us tonight. Okay, so hello Abigail. And si Abigail is also one of the moderator ng company natin. So is also watching with us tonight. I think Mabel, okay ka na ba? Ayan. So, sa lahat na mga nandi ngayon, welcome po kayo sa In the President Wisdom. And normally po, nagkakaroon ako ng mga messages or motivation messages dito sa President Wisdom. Also like and follow po natin the President Wisdom. Every day, ayan, so pinapaayos ko pa naman to, but I think it's okay naman. And nagkakaroon din tayo every Sunday, yung tinatawag nating Spotlight Sunday. Nagkakaroon tayo ng mga interview para sa mga ordinary people making an extraordinary service para sa community natin. So,
let's give an inspiration sa lahat. And parang si Mabel ay nagkakaroon ng problema sa kanyang connections. Mawala-wala siya. So I think magkaroon na lang tayo question and answer nito, Connie, ano? Ayan. So Connie, kumusta yung mga lakad ninyo? Kumusta yung mga hatawan na ginagawa ninyo? Ayan, I think magkwento pa na lang muna habang bumalik pa sa screen natin si Mabel. Kwentuhan mo muna yung mga 9 million viewers natin ngayon. Ano yung mga activities na ginagawa natin? Paano ka nakaka-inspire sa mga kabataan ngayon? So, yun. Actually, kanina, nag-chat kami ni Mabel. Sabi niya sa akin na hindi daw okay talaga yung connection sa kanila. So, na-expect na talaga ako na maging ganyan yung resulta ngayon. Pero, yun nga. Yung activities ko naman kanina, Press, is yung mga ano talaga, yung mga kailangan kong gawin. Especially, binansagan na akong mentor sa selling. Kasi, yun talaga yung ano, yun na talaga yung ano ba? Yung 40. Nandito po si Afja Day sa ano ko, sa tabi ko. And, yun nga. Ano nga yung ano mo, Press? Ano yung question mo? Yung regarding sa... Kwentuhan mo muna ang ating mga viewers nun. And paano ka naging... Paano mo ginawa na inspirasyon ka ng mga kabataan? So ano-ano yung mga activities na madalas mong ginagawa na nakaka-inspire sa ating mga kabataan? Because I think si Mabel talagang nagkakaon ng problema yung kanyang connections. So, share mo lang sa kanila. Ano yung mga madalas mong ginagawa? Ano yung mga bagay na nakakapagbigay ng inspirasyon sa kanila? So far, Press, is ano, nagsimula lang naman po talaga yun sa ano eh. Sa kung ano talaga yung ano yung kailangan kong gawin. Kasi nung time na ano na alam ko sa sarili ko na kung gagawin ko to, necessary to. Kasi alam ko sa sarili kong may goal ako, may gusto akong makuha na, alam mo yun, gusto kong i-prove sa iba na kahit, kasi syempre ako, 18 years old pa lang ako, nagsimula ako sa business 16, but still, yung ano ko, yung paggawa ko ngayon sa business is, syempre, may ano po ako, may goal ako, may example na lang na may mga bagay ako na gusto kong makuha. And regarding sa paano ko nakakapag-inspire sa kanila, ano lang talaga, nag-focus lang talaga ako sa sarili ko na kung ano pa yung kaya kong gawin sa sarili ko, ano pa yung potential na kaya kong ilabas sa sarili ko, yun lang talaga yung pinokusan ko. And hindi ko na namamalayan along the way kasi alam ko sa sarili ko na kung ginagawa mo yung isang bagay or kung ginagawa mo yung mga necessary things every day, syempre along the way magkakaroon talaga yan ng magandang resulta. And that's something na kung ikaw nanonood diyan na feel mo wala pang na-inspire sa iyo or something like wala pang tao na nag-idolize sa iyo, ano lang talaga, gawin mo lang talaga kung anong kailangan gawin. Kasi yun lang din naman yung ano, yung ginawa ko. And so far, Press, yun lang po. Kasi so far, marami na kasi ako mga achievements na nakukuha na sa ganitong edad ko pa lang, alam mo yun, kung i-compare sa mga ordinaryong 18 years old, 17 years old, 16 years old na mga kabataan, is malabo talaga na ma-achieve nila yung mga na-achieve ko ngayon. But yun nga, syempre, kailangan pa din natin padamihin yung ano yung grupo natin dito sa Bigos, sa Davao del Sur, and the same time sa buong Mindanao, sa Visayas, sa Luzon. Kasi I'm sure, I know sa sarili ko na aabutin naman talaga tayo dyan. Mm-mm. So yun po, Fred. Ayan, so I think nabanggit ni Connie ano, yung kanyang sabi niya na focus lang siya sa sarili na papaano niya ma-achieve yung mga goals in life niya. So ano ba yung mga goals in life mo, Connie? Para naman ma-inspire yung lahat ng mga makakapanood nito na alam mo yun, hindi ibig sabihin na nasa edad ka na kasi normally pag na-edad ng mga ganyan,
ang nasa isipan ng tao is mag-enjoy-enjoy lang muna sa buhay natin. So, ano yung mga targets and goals in life mo kaya ka nagsisikap ngayon? Actually po, sobrang dami talaga. Kasi ako yung tipo ng babae na hindi pa talaga ako na-invite sa ngintong negosyo. Marami na talaga akong gustong makuha. Ambisyosa talaga ako. Alam mo yun, yung mga goals ko dati na ngayon sa itong negosyo ko siya tina-target. And actually mas na-expand ko siya na yung kung ano yung goal ko dati is mas nag-improve ngayon. And yun nga, ano ba yung mga goals ko? Marami naman talaga. Magsimula tayo sa ano, saan ba? Sa pain? Gino-goal ba yung pain? Hindi. Gina-goal din yun. Paano ka makaka-income kung hindi ka makapag-add account at the same time, wala ka ding tao na napapa-add account. And so far, actually, yung nung time na nagsisimula na ako sa selling, yung goal ko lang naman talaga is yung part na gusto ko hindi na ako humihingi ng pera sa mama ko para pamasahe papuntang office or pambilin ng mga pagkain na gusto ko. Kaya yun, yung naisip ko na paraan para makuha ko siya, 5 viewers. Okay. Okay. So, yung mga naisip ko na, ano, na paraan para makuha ko siya is gagawin ko talaga yung ano, yung selling. And along the way, hindi ko namamalayan kasi ano, tuloy-tuloy ko siyang ginagawa. Hindi ko na namamalayan na umi-income na pala ako ng malaki. Then hanggang sa naisip ko na, wow, why not try kong bumili ng sarili kong laptop. Kasi noon talaga, okay, sige po, press. Okay. Kasi noon talaga is, kasi noon talaga yung ano ko regarding sa mga ganyang bagay-bagay is feel ko doon ko lang siya makukuha kung bibigyan ako ni mama ganun. And yun nga kasi noon talaga hindi ako, kung may hinihingi ako kay mama, hindi niya ako binibigyan. And yung sinasabi niya lang sa akin talaga is maghanap pa ng diskarte kasi kaning malaki ka na, yung ganun ba. Kaya doon ako na focus sa ganung mindset na kung may mga gusto akong makukuha is kailangan ko talaga siyang discardian. And yun nga, nung time na tinatarget ko ng mag-hit ng laptop, actually na-hit ko din talaga. And napakasaya ko kasi alam mo yun, yung dating imposible para sa akin naging posible na talaga siya. And ganyan na naman, may goal na naman ako sa grupo namin na mas lalo pang lalaki yung team Limitless, especially sa mga leaders ko dyan na sina Ap Solomon Molina Fabroa, hi Ap, kina Ap Junicio Tagaktap, kay Ap MJ na bago pa lang, kakapasok pa lang sa leader, and kay Ap Joey na magli-leader pa. So, nagpa-plano na kami, nag-goal na kami sa grupo namin na paano namin siya mapalaki, and at the same time, paano kami maka-help pa ng ibang tao, ibang leaders, or iba yung pabasa yung paano kami maka-help sa ibang tao, yun lang. And yun, since yun along the way, alam mo yun, kasi kung ikaw sa sarili mo na may mga na-achieve ka na unti-unti, ako yung tipo ng tao na kung may mga example, may na-achieve na ako na ganito, unti-unti ko siyang nile-level up. So, actually, after, kasi cellphone yung una ko na target, then sunod naman is laptop, then ngayon, another cellphone na naman, which is, ito yung ginagamit ko para makapag-zoom, and I'm so amazed kasi, alam mo yun, nagagawa ko ng bumili ng mga bagay ba na, dili na ako manangid sila nga, ma'am, rito paano yun na, bumibili na ako sa sarili kong decision, and that's something na napaka-amazing kasi, sa ganitong negosyo, natuto ako na mag-decide sa sarili ko na kung ano yung mga gusto ko, kung ano yung mga kailangan ko gawin. Yun...
My God. Ayan, so ulitin ko po ano, sa lahat ng mga viewers natin, talagang ganun talaga yung pagkakunti ng mga problema sa ating internet connections. And of course, ayan, me, tuloy mo na dahil makaganda at nakaka-inspired naman yon. Nasa edad na, alam mo yon, yung mga kabaan na may sarili nilang desisyon at kaya na nilang mili ng mga bagay-bagay na hindi na nila hinihingi pa sa kanilang magulang. So nakaka-inspired yun from being yung nangarap lang siya magka-laptop, ng cellphone, no, marahil sa iba, no, maliit na bagay yan. Pero, syempre, sa mga nagsimula pa lang, malaking bagay na po yan. Dahil nga, yung mga sabi nila, di ba, pag nakukuha mo yung mga maliliit na bagay, how much more yung mga malaki. So, nakaka-inspired naman yung Connie, no, na unti-unti na nakukuha at nabili mo yung mga bagay gusto mo. So sabi nga ko, Nino, talaga yes, ambisyo talaga ako, no? Ganun ta tayong mga alpha, ambisyo tayo. And ambisyo tayo, but in a good way. Na kung yes, saan, in a good way na gusto natin talaga or determinado talaga tayo. Kasi minsan, yung mga barkada or friends natin, kasi for sure, sa mga edad na ganun, ayan, may mga barkada, may kaibigan. So, madalas yung word na ambisyosa, medyo negative kanila. But of course, dito, yung ambisyosa na tinatawag is yung determinado na buha yung mga gusto natin sa buhay. And of course, lahat ng tayo may mga pangarap. Ano yung pangarap natin? Ayan, kulang na lang mag-business presentation na ako ngayon. Ano yung mga pangarap natin dito? Gusto natin mo ng sasakyan, bahay. Ano pa, mga bagay-bagay na sa palagay natin nakakatulong para ating personality development. So, of course, nowadays, we are adapting the new normal. So, having a new laptop, a new cellphone na nakakapagbigay ng mas maganda connection sa ating mga members, sa ating organization. So, that's good thing, Connie, na kahit papaano, nag-uumpisa ka na doon. By the way, sa lahat ng viewers natin ngayon, si Connie po ang aming top 3 earner po ng company. So, batang-bata talagang determinado na suhay. At ang dami na niyang mga members also na inspired niya, no? At natuhuan niya paano magbenta. Sobrang galing talaga ng banyan magbenta. So, ang daming talagang na-inspired sa kanya. Kasi nga, kahit nga siya, no? Sobrang yun ang nagagating nila. And that's a good thing na alam mo yon sa realidad buhay ng kabataan. Kasi nga, naging kabataan din naman ng lahat. Like ako. And yun yung mga kadalasan na nawawala nila sa mga purpose nila, life nila. Is because ang nasa mind nila, bata pa ako. Gusto lang enjoy sa buhay. Pero itong mga kabataan kasama natin ngayon, is ito yung mga kabataan patuloy na naging determinado. Kasi nga, nakaka-inspired na sa maagang edad nila, instead na maglakwata at mga walang kabuhan ang inaatupag, negosyo ang kanilang fino-focus. And because of that, yun po yung sistema na ginagawa ng company namin. And meron din po kami, buwi sa lahat ng mga viewers natin ngayon, no? So now, meron po tayong 5 million viewers. Ayan, so thank you so much for watching with us, no? Ayan. Meron din po kami sistema which is nasa Effort Network Office. Meron din po kaming ginagawa negosyo na kung saan nakakatulong sa mga kabataan. At ngayon din, yung nakasama natin yon, sila po yung mga patunay na because of the system na ginagawa namin at meron lagang resulta na nangyayari. Of course, tanungin din na si Mabel na nagka-problema ngayon sa kanyang connection dyan, banda, place nila. So Mabel, ito na ang questions ko sa'yo. Ayan, bigyan mo naman silang wisdom mo dyan. Si Mabel, pag nagsasalita, talagang namamangha din talaga tayo sa kanya. So by the way, si Mabel is also a top earner ng company, o yung top 4 ng company. And, ayan. No, ayan, okay na si Mabel. And of course, hello, hi Mabel, okay ba yung connection mo dyan? Ayan, so may questions ko naman sa'yo. Ano yung, saan ka nagsisimula na bakit, no, edad na ganito?
instead na i-enjoy na lang natin yan, dahil nga, sabi mo nga, nakukuha mo na yung mga gusto mo, nagnegosyo ka yun. Ano yung purpose mo or anong dahilan mo? Bakit patuloy na ginagawa mo pa rin itong negosyo? For sure, alam ko, may mga alam mo yun, may mga challenging moments tayo na pinagdadaanan. And what makes you moving forward on? So, I think okay ba screen ni Maybe? Pang feeling ko nag-freeze na yung screen. Hello, hi. Ayan, so think ko po talagang nagkakaproblemo talaga ang screen Maybell. Ayan, so sana makapasok po siya. Check po natin. So, but then, shout out muna natin yung mga nanonood sa akin. Hi, hello, good evening sa awang tanan. Ayan, alam ko po, is maulang gabi ngayon. Ayan, Connie, talagang nawala si Maybell. Diba? So, nagkakaproblema talaga siya. Ayan, so ito lang ang aking tatungin ngayon, Connie. So, kanina nga, nabanggit mo ba na you focus on the goals ng life mo, you focus mga target mo, and unti-unti sa mga liliit na bagay, nakukuha mo na. So, yung my next questions is, I think kanina, ito, magandang tanong to. Sa mga kabataan na katulad mo, ano yung kailangan na mas i-focus talaga ng kabataan? Personality development o personality development or yung kumita ng material na buy? Yun. Actually, press ba? Kanina, hindi pa ako tapos maganda sa regarding sa goals ko. Pero, yun. Okay lang po, Sige. I-continue mo lang. Kwentuhan mo lang sila. Kasi parang si Maybell pang nagkakapuma talaga siya. So, kwentuhan mo na lang sa Connie doon sumangalap mo sa life mo. And then, just share mo sa kanila paano na bago yung buhay mo because you focus on the personality development. Sige po, press. Parang tayo na lang talaga magsasalita dito. yun talaga. By the way, wait. May minag-hi sa akin. Hi, press kay Jadeline. I think kasama si July ngayon, di ba? Kasama mo siya, katabi mo siya ngayon. Ayan. So, yes, hi, Buntis. Kumusta ka na? Pakita nga naman, pakita mo siya sa screen. Hello, July. Ayan, so... Jedi is the wife po ng ating company training director. Ayan. So, Con, sige, pagpatuloy mo muna, i-share mo sa nila ano yung mga nakuha mo ng goals in life mo and of course, paano mo yun ginawa? Kasi so far, since parang tayo na lang din magsasalapres, habaan ko na lang. Kasi yung regarding kasi sa goal kanina. Habaan mo na. Parang nawala si Press. Yata. Ayan. Hindi, nandito pa ako. sige po. Kasi regarding po sa mga goals ko kanina, may kunting i-share lang ako regarding sa kung ano pa yung goal ko. Kasi ngayon talaga, nagtatarget talaga ako na magkaroon ng sariling motor. Kasi alam ko sa sarili kong kailangan yun and it's an asset. Kagaya ng ng sinasabi ni Robert Kiyosaki. Asset talaga siya sa akin kasi yung motor is napoproduce talaga siya ng income. And that's something na yun yung tinatarget ko na makukuha ko talaga kasi asset talaga yung motor. And yung regarding sa tanong mo, Press, is as kabataan, ano ba yung mas maganda? Mag-focus sa self-development o mag-focus sa mga material na bagay. So far, actually, it's really a learning for me sa ganyan na question kasi alam naman talaga natin, especially sa mga leaders, kung ikaw na, siguro kung ordinary ka mag-isip, magpo-focus talaga tayo sa mga material na bagay na mga gusto nating makuha. Pero sa ngayon, sa sitwasyon ko ngayon, magpo-focus talaga ako sa pag-develop sa sarili ko. Kasi,
doon ko talaga na learn sa downline ko na si Absolomon. Shout out ko pala kay Absolomon, kasi nung time na nagtanong ako sa kanya na target mo ba magano ma-pay ng dalawa this month. Then yung sinagot niya lang talaga sa akin is actually hindi pa ako nagpo-focus sa goal na makapag-pay ng ganyan, wala pa akong plano na makapag-pay ng ganyan, pero yung pinofokusan ko ngayon is sa pang-araw-araw is paano ko ba ma-develop yung sarili ko at ano pa yung ma-develop sa sarili ko. And that's something doon ko talaga naisip na yes, tama naman talaga. Kasi alam naman talaga natin na kapag, especially para sa akin, alam ko talaga na kung ikaw yung tipo ng tao na yung pinapokusan mo is mag-develop ka sa sarili mo, there will a result nga na maghihintay sa iyo na maganda. O may resulta ka talaga makukuha diyan na maganda along the way, kasi you focus in yourself, then yung kagaya ng sinabi ko kanina na yung ginawa ko lang naman talaga, nag-focus lang ako sa gusto ko, nag-focus lang talaga ako sa kung anong necessary na gawin, which is yung necessary part yun na ma-develop sa sarili ko, diba? Then alam ko sa sarili ko na kapag magawa ko yung necessary along the way is mano na talaga siya, kaya ko talaga makukuha yung mga resulta na gusto kong makuha. For example na lang siguro sa mga leaders ngayon na magta-target ng elite, 'di ba? Syempre sa 2 PMs, alam naman siguro ninyo na palagi sinasabi sa inyo na apat na rub every day or apat na product pala, I mean, okay, apat na product every day. And kapag ma-hit mo yung apat na product every day, okay, kung ngayon apat na product, bukas apat na product naman, sa sunod apat na product naman, kapag ma-hit mo yan siya every day, hindi ka na maano sa Bisaya, dili na ka mabalaka nga dili ka makapay ng duha in 1 month, kasi alam mo yun, something na wow. Hindi kasi na-amaze ako sa nag-send ngayon na si Abby tsaka kay Up MJ, 'di ba? Nakapag-sold sila ng 15 rubs, 1 essential oil and 2 sachet of Hercules coffee. Wow, power. Congratulations kay Upline Abby and kay Upline MJ. Grabe. Oh, kagaya ng ganyan, 'di ba? Alam nilang dalawa na may target sila, na may kailangan silang gawin. So, 'yun yung ginawa nila. Ginawa nila kung ano yung kailangan. And alam din nila na kapag gagawin nila yung kailangan, madedevelop nila yung sarili nila, kagaya ng pagdevelop din sa sarili ko. So, mas importante, madevelop yung sarili mo, kasi I'm sure, along the way, yung resulta na gusto mo makuha, yung mga material na bagay na gusto mo makuha, makukuha mo din yan. So, yun po, Press. Ayan, so, thank you so much, Con. Ano, tama, yun. Yan yung magiging problema ng karamihan, lalong-lalo na sa industriya natin. Kasi nga, hindi focus on targeting sa mga gusto nilang makuha. For example, gusto nilang magkasasakyan. Nakaka-excite kasi yung industriya na ginagalaw po namin. Sa lahat ng mga nag-review ngayon ng mga first-timers, mga baguhan, no, hindi na alam kung ano yung industriya na ginagawa namin, of course, with itong mga kabataan na to, is because hindi nila kasi na-understand kung gaano actually kaganda at yung tamang proseso ng pagkuha ng mga pangarap na. Kasi ako, at I'll be honest, talaga akala ko ang pangarap, alam mo yung rush, kailangan bukas may sasakyan, kailangan dalawang bukas may mga condominium ako, may mga house ako. But hindi ganun talaga kabilis yung pagkuha ng mga pangarap na yun. Kasi nga, may tamang proseso. At unang-unang proseso yun is kailangan mong unawain saan ka ba na yung status ng buhay, hindi lang ikaw. Kasi dahil nga nakaka-decide yung industriya ang ginagalaw natin, kasi nga we are talking about green life, and kadalan talaga nakikita natin na may mga tao talaga na nakakakuha talaga ng mga sabay, lalo nakakalula kasi hindi lang normal sasakyan. Dito pwedeng sports car, pwedeng hindi lang na bahay, kung mansion talaga. And you're gonna really
enjoy yung tinatawaging time and financial freedom. And ako kaya tumagal sa ganitong industriya is because talagang nakaka-inspire talaga. I mean, wala akong masamang napay sa industriyang ito. Kaya ako rin nagkaroon ng itong advocacy is because dito kasi marami tayong taong pwedeng tulungan. And itong The President's Dome, the yung Spotlight Sunday, dito natin nilalagay lahat ng mga yung nagkakarisula, no, because doon sistema na ginagawa natin. And tama yung sinabi kanina ni Connie, no, nakaka-inspired yung kami yun, yung mga maliliit na bagay. Kasi po, to be honest, when I was in high school, I am also one of the top earners, or I'm sorry, also kanaganin sa school, kanaganin first honor, so syempre mga may mga pa-bonus ate, di ba? Pero si ate yun. Oo, but sa kanyang part, you know, at the age, nag-start pa sa pagiging negosyante, 16 years old. And come to think, sa totoong realidad ng buhay, ang 16 years old, ay kita mo sa labas. No? If they're nakikipag-date, o di kaya, gumagala lang kama ang mga barkada, o di kaya ang pinag-uusapan ay kwento ng kanilang kapibahay, no, chismisan, no, which is nakakaloka yung mga bagay na yon. But then, itong mga kabataan, at actually hindi lang si Connie, kasama namin yung mga iba pang mga kabataan, madami po yan sila na nakaka-inspire daga kasi ang pinag-uusap nila is about business, about realidad ng buhay, na mahirap ang buhay, kaya kailangan po natin magsikap. Kailangan maging ambisyon tayo pagdating sa ating dreams in life para makuha po natin yan. Ganun po kaganda yung sistema na ginagawa natin sa company natin. So, ayan, I think nagbabalik na si Bel. Ayan, Mabel, okay na ba yung connection mo dyan? Ayan, so, ayan, Mabel, ang ganda-ganda ng kwentuhan namin ni Connie. At ang dami na rin inspired si Connie ng mga bataan na nag-view yun. Let's shout out muna sa mga 6 million viewers. And so, hello to Ken. Good impress. Good evening sa you, Ken. Ken is also one of our leaders dito sa ating company. Si Matt, si Jedi na background lang ako, press, kumakain din. Ayan. So si Jedi, by the way, is mag-ingat ka. Siya po yung one ng ating training director. And of course, ayan, Judy Solitary, our top one, is watching us tonight. So hello. Ayan, maybe okay ka na ba? Pwede na ba tayo? Ayan, so, ayan na si Mabel. Ayan, so, start na lang po natin. Doon, Mabel, hinapakwentuhan namin kanina ni Connie yung paano niya, paano nakuha niya yung mga dreams in life niya paunti-unti. At yun nga, focus on result na ginagawa niya. Yung question ko, Ina, is ano ba yung pinaka-importante sa lahat? The personality development or you focus on earning the money? Kasi kadalasan, yun, nagkakaroon tayo ng problema. So yeah, we all know that we need money. But somehow, sa nga ako, ito, based on my experience, kailangan talaga, alam mo yun, si Lord kasi sobrang amazing din. Ang din niyang ginagawa, kabalaghan talaga sa mga buhay nating mga tao. So Miguel, ayan, share mo naman, no, para sa iyo, ang mas importante, you start focus on your personality development or earning money. Yes, thank you so much, Press. So, sorry for the inconvenience, no? Kasi ang hirap talaga ng connection ko dito. Ewan ko kung bakit. So, I am Mabel Corin Castro. And for the question of our president, no? If ano ba yung mas importante, yung self-development ba or yung earning money? So, yung nasabi natin, 'di ba, earning money talaga, pero as far as I experience right now na along the process ko, na realize ko na I am more on personal development. Bakit? Kasi
practically, personal development is the most important thing. Kasi kung wala kang personal development, hindi accurate yung personality mo sa negosyong to, surely 100% hindi ka talaga kikita. Diba? Kasi para sa akin, bonus lang kasi talaga yung ano eh. Bonus lang talaga yung money. Bonus lang talaga yung kita kung gusto mo lang talaga ng income. Bonus lang talaga yan. Kasi yung personal development, iba kasi talaga yan eh. Kasi personal development, it means kailangan mong i-develop yung sarili mo para sa napakaraming tao. Kailangan mong i-develop yung ikaw para sa napakaraming tao. Kasi we're talking about pangarap, future, para sa future natin ng mga kabataan. Sinasabi ko so far ngayon, I'm more on personal development. Dinevelop ko yung sarili ko para sa mga tao ko. Inadjust ko yung kung ano ako para sa mga tao ko. Kasi sinabi nga ng ating training director na hindi naman talaga yung ako yung kukuha ng pangarap ko. Diba? Hindi ako yung makakaabot ng pangarap ko. Kung hindi, yung future Mabel na na-develop na. Kasi kung gusto kong kunin yung pangarap ko, hindi pa kasi ako yung tao na kukuha ng pangarap ko eh. Yung taong na-develop na, yung taong angat na yung mindset, yung taong fully mold na, yung taong fully trained na, yun yung talagang tao na kukuha ng pangarap. So in terms of personal development and earning money, I'm more on personal development. Kasi bonus lang yung money kapag develop din yung self mo. Develop sa pag-adjust, develop para sa mga tao mo, sa pag-training ng mga tao mo. I-training mo yung sarili mo para matrain mo yung mga tao mo. Training mo yung sarili mo para makatrain ka ng ibang tao. And sa personal development, dyan ko kasi yun makukuha eh. Dyan ko makukuha yung ibang tao na ma-inspire sila sa akin. Kasi kung money lang, yes, may iba na na-inspire sila si money kasi ang daming money, ang daming mong income, ang laki ng income mo, top earner ka. May mga tao na na-inspire sa money mo. Pero deeply, mo at level ng development sa sarili mo. So yun ang personal development. Yung money, yung personal development na kailangan talaga. So, yun na, press. Ayan, so, thank you so much, Bel. Personality development versus money. Ayan, so, actually po, sa lahat mga first-timers na makaview nito, makapanood po ng aming live, we have actually, ayan, uso kasi ng modules. May modules din dito na kung saan para sa papabago ng buhay ng mga tao. So our training director, our company training director, si Brian Saheyo, is also focused on personality development ng mga kabataan ito na kung saan nakaka-inspired kasi dami na rin mga kabataan na talagang, alam mo yon yung nababago yung buhay nila. And of course, nandito, nag-shout out na si Guy, sabi niya, nasa background ako, press, kumakain pa rin. Ayan, ganda talaga kapag buntis, no? Ayan, so happy pagiging buntis and good thing is that meron tayong oil and rub na nakakatulong sa iyong pagbuntis, Jedi. Ayan, sabi din niya, talaga ang mindset ng mga estudyanteng negosyante. O naman, nakaproud talaga yon. So ayan, sa mga gagawin natin, company natin, more in focusing on personality development para ako naniniwala ko, ibibigay talaga sa'yo ang tamang resulta ni Lord kapag ikaw naging tama. So ulitin ko po yan, ibibigay po ni Lord yung tamang resulta para sa'yo kapag ikaw naging tamang tao. So it's really a process talaga na kadalasan hindi natin naiintindihan. Akala natin gusto natin, alam mo yon, Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganito. But then, tinitingnan ni Lord, nandito sa puso mo, nandito sa utak mo, and saka po niya yung ibigay sa'yo, yung resulta na gusto mo. So, of course, ayan, makinig mo tayo. Ulitin ko po, sa lahat po ng mga makikinig ngayon, you can comment dito po sa dito sa comment box.
no? Ano yung mga natutunan ninyong gabi? At pwede po kayo, mas maganda si yung, alam mo yun, na nagkakaroon tayo ng interaction. So lahat ng mga nandito ngayon at na-join sa ating conversation, sa ating kwentuhan na yung Spotlight Sunday, ayan, pwede po ninyo isulat kung ano yung tutunan ninyo. Ayan, so can you just open your camera para tatlo tayo sa screen natin. And ayan, so thank you much, Maybel. And of course, my next question about sa'yo is, paano mo inihanap? Kasi aminin na natin, masaya maging ba, di ba? Actually, like, you know, kasi nga, meron akong manood na dati yung baka pa, parang gusto mo magtatanda ka na. Then eventually, nung naging matanda ka na, you wanted na bata na ako. Yung bang walang responsibility sa buhay, yung alam mo yung wala kang isip kundi sa nila lang. Because when you grow old, ayan, old na. Diba? When you grow old, you have a great responsibility. So you're gonna work hard talaga. So Mabel, my next question para sa'yo is, para sa'yo, ano yung realidad ng kabataan sa panahon ng pandemic? Reality sa mga kabataan, Press, ngayon, sa panahon ngayon, Press? Yeah, and especially ngayong pandemic ngayon. Ah, sige. So, diba? Lo, ang ganda. Kasi napaka-amazing. Ayan, kung nag-on-the-spot question tayo, para diba masaya? Oo, so yung brain, actually, nagiging brainstorming na rin natin ito, diba? At talagang nag-on yung mga mind natin. Okay, and there be no bad or good answers dito. It's always the best answer talaga. So, ayun. Ano, reality sa mga kabataan ngayon sa panahon ng pandemic, 'di ba? So, ano, siguro ako din before, kung si Mabel before is kagaya ng Mabel ngayon, 'di ba? Kung si Mabel before is kagaya pa rin ng kung si Mabel ngayon is kagaya pa rin ng Mabel before, siguro si Mabel ngayon is nakahiga lang sa bahay always kasi quarantine, nagsi-cellphone lang, ganun. Tapos ang daming time mag-TikTok, di ba? Ang daming time sa mga unnecessary things. Tapos kain lang ng kain siguro. Tapos tabanan ni Mabel ngayon, di ba? So, kasi na-realize ko kasi sa mga kabataan ngayon, normally, kasi ang dami ko din naman mga kapitbahay dito ng mga kabataan, yung ginagawa lang talaga nila is, ayun, nagpapahinga. Tapos habang nagpapahinga, hindi kumikita. Ganun talaga yung na-observe ba? Hindi talaga kumikita. So, kasi quarantine eh, ang daming time. Almost 1 year na tong quarantine. Ilang months na lang, mga 3 months, 4 months na lang, mag-iisang taon na tong pandemic na to. And siguro kung hindi siguro provide sa negosyong to, in reality talaga, wala. Hindi ko talaga alam kung ano yung future ko. Bakit? Kasi sa mga taong nag-aaral ngayon, sa mga estudyante ngayon, sa mga kabataan, may kinukuha silang course, di ba? O tapos may course silang kinukuha, tapos yung nasa utak nila, mag-aaral ba ako or hindi? Ipapatuloy ko ba yung pag-aaral ko? Kasi nga, pandemic eh, may COVID-19, tapos baka hindi na to hihinto itong pandemic, hindi na lang siguro ako mag-aaral, dito na lang siguro ako sa bahay, bahalag mga matay, basta kauban ng pamilya, ganun, di ba? Ganun yung mindset. Siguro ako din before, ganun din yung mindset ko. Pero as I do the business, kahit quarantine, di ba? Estudyante ako, di ba? Estudyante ako and ginagawa ko din yung negosyo at the same time, siguro part-time estudyante, di ba? Part-time na yung pagka-estudyante ko kasi minsan ko na lang nare-remind yung sarili ko, hala, estudyante, hindi ko no, ganun. Yung may exam pa akong hindi napasa, may assignments pa akong hindi napasa. Pero hindi naman yun nakakatulong future, di ba? No, I'm just kidding. Nakakatulong din yun minsan kasi ano, may brainstorming din yun nagagamit natin. So, ayun. Walang ginagawa, nakatambay lang sa bahay, siguro nagsiselfone lang, tapos gumagastos ng load, nag-MN, gano'n ba, no? Tapos yung iba, tapos dahil sa stress nila, nagpapakaraming ganyan ngayon,
Pero the thing is, ganito, na ang ingay ng putiki. Sabi niya, tama. Sabi ng tikis. Hintayin natin siya matapos. Charlo. Bitaw, oh. So yan, tapos diba, we are thinking about our future, diba? Tapos yung future natin, nahihinto yung pangarap natin dahil sa quarantine. Positive tayo, di ba? Tapos kami lahat sa F-World, positive kami lahat. Positive yung mindset namin. Oo. Ang mindset lang namin yung positive. So, ayun. Pero ngayon, yung mga pangarap nila, wala, siguro napapako na kasi ang dami ko talagang classmate na wala na talagang pangarap dahil talaga sa COVID. Kasi natatakot eh. Natatakot, ang daming nakakatakot, ang daming natatakot sa COVID. Yun yung some of my classmates. Wala na talagang ginawa, nakahiga na talaga, kinain na talaga yung gusto nilang kainin. Ayun, ginawa na talaga yung gusto nilang gawin. Kasi nga, mamamatay din naman, di ba? Baka maging positive sa COVID, mamatay. At least naging happy siya, sandali, di ba? Yun yung ibang classmate ko. Reality yon. And then yung iba din is nagbe-business. Di ba? Nagpa-part-time business. Tapos, yung business, hindi naman pang long term. Hindi naman ako mindset sila na, magbaligya-baligya ako karon, magbaligya na, magbaligya ako sapatos, magbaligya ako mauna. Pero yung mindset, hindi talaga siya nakatune into long term. Pangayon lang, 'di ba? Pang-quarantine lang. Yung ganyan, pang-quarantine lang, pero hindi pa rin iniisip yung future. Pangayon lang talaga, pang-quarantine. Pero tayo, 'di ba? Iba tayo. And then kaya nga sinishare natin yung negosyo natin kasi itong business natin is hindi lang kasi ito business natin is against talaga siya sa quarantine, ganon sa social distancing, pero naging take care, naging careful naman tayo sa sarili natin. Kasi matured enough din naman kami, tas ang daming magagandang product, may rub, diba? Ang ganda. Tapos may vitamins pa tayo at booster na sure tayo na ligtas talaga tayo sa COVID, diba? Tapos yun, yung future, mga kabataan ngayon, wala. Naiisip ko talaga na Iba talaga pag na-train ka dito sa F-World. Iba talaga pag napunta ka dito sa F-World at the same time na-expose ka sa top management ng F-World, sa president, sa president. As long as dili pa kumudaog, dili pa jud kumhunong, ganon. As long as dili pa kumadaog, wa pa jud kaundangan ni, kailangan pa jud na akong mudaog. Kaya naman, dito sa buhay talaga natin, kapag susuko ka na lang na talo ka talaga. Talaga precious ang buhay mo. Feeling mo talaga valuable ka. Feeling mo talaga napaka-importante mo dito sa mundo. Talagang ibibigay mo yung best sa sarili mo. Tapos, kailan mo ba sisimulan yung the best na yon? Pagkatapos pa ba ng 2 years pa itong quarantine, 3 years, or ngayon na lang natin simulan, di ba? And I know na, siguro, ewan ko kung ilan kayo nakatingin ngayon dito sa ating live, pero the thing tayo, napakaganda ng ating pinag-uusapan ngayon for the future ng kabataan, di ba, bata pa naman ako, baby pa ako, I'm still baby, you know, bata pa naman ako, and then, yon iba talaga, o i-compare mo yung mga, para ang plano sa ngayon, pag-us sa ngayon, hataw muna kasi walang kompetensya para pagkatapos ng COVID nasa so, ayan, so I think nagka-problema yata ang connection ni Bell. So, ulitin ko po, ayan, sa napagandang sinabi kanina ni Maybell na it's about, you know,
sa panahon yon na pandemic, ano yung realidad nangyayari sa ating mga kabataan. Ang iba ay, alam mo yon, naging na lang. Kumbaga, yung para sa kanila, COVID naman, bukas mamamatay tayo. So enjoy na lang natin lahat ng mangyayari sa buhay natin. I think para sa mga viewers namin ngayong gabi, this is all about the priority ng buhay mo. So it's very important kung ano yung priority ng buhay mo. Kasi lahat naman yung nagdaan sa pagiging bata. Anyway, bata naman din ako. Okay? So lahat tayo maantay sa stage kung saan ang gusto natin ay enjoy-enjoy lang. Ang gusto natin ay maglakwatsa. Ang gusto natin ay dalang tayo ng pera gamit ni daddy. Ano ba? Ang gusto natin ay maging, kumbaga, enjoy life. And you know what? It's nice to enjoy life with responsibility. With that, alam mo yon, yung maganda yung ilang baga-baga. Be honest talaga. Marami din akong mga kaibigan na sobrang nag-ingay sa buhay nila. Yun nga lang ngayon, sobrang hirap na dadaanan nila ngayon. And with that train ng kampan natin, nakikita natin mas masaya pala na, you know, yung sinasabi lang delay the gratification. Tama ba yun, diba? Yung magsikap muna ngayon and at the end, no, i-enjoy mo kung anong meron sa'yo. Yung buhay na, kasi lahat naman yata, lahat ng viewers natin noon is student. They really sacrifice. Yung sa nila na sacrifice muna and we will enjoy die for the rest ng buhay natin. And of course, with the system na meron tayo ngayon, yun yung ginagawa natin. Sa lahat kasi, ito sa lahat ng mga kakapanood nito na mga first timers, ang company, yung sistema ng company, we really go for magsikap muna yung ngayon panahon na to, and time will come yung lahat ng gumo tuloy-tuloy. Yun yung sinabi pang long term, kasi kadalasan yung mga kataan pang ngayon lang iniisip. Yes, aminin ko, ang buhay, minsan lang tayo na buhay. And sabi nga, enjoy na natin habang buhay pa tayo. But one thing also I realize, you enjoy at the moment, but there is a responsibility na nakaatang doon. At ano yung responsibility na yun? Ang hirap kasi, enjoy ka ngayon, but at the end, tawa ka naman. At yun yung hindi nabindihan ng kagalihan. And which good thing sa ating sistema, sa ating company, ipinapaintindihan namin sa lahat ng makabataan, of course with the training ginagawa ng direct, ayan, every Friday, ayan, you join sa kanyang direct talk na talagang we really inspired a lot of people, lalong-lalo sa ating community, na let us kanang hard work first, eventually at the end makukuha din natin yung doon natin. Kasi kaya nagkakaroon ng, alam mo yon, yung sinasabi nila, competition, nakaroon ng mga, alam mo yun, yung excitement natin na, wow, magkaroon ako ng ganito, kailan ito kaagad. But you know what, it's really nice to enjoy the moment, but you need really to hard work, na dapat talaga doon pa lang, alam mo na kung saan ka papunta. Yung direction. And a lot of kabataan hanggang ngayon is yun yung mga pinagdaanan nila. Yung mawala sila sa sarili nila. Hindi nila alam kung saan ba papunta tayo yung buhay nila, ang purpose nila, ano yung direction nila. And dito po sa amin, we really help sa mga kabataan. Gusto naming tungan ng mga kabataan to fully understand ano ba talaga yung purpose ng buhay nila. And itong dalawang nakasama natin ngayong day, sila yung dalawang kataan na talagang na alam mo yon, na nag-build up, no? And totoo yung sinasabi nila na ang ugali ng tao. Ako kasi, when I build network, I really focus on building character. It's most important. When you build the character now, it will last long. Ang hirap, ito kwento ko kayong lahat, ang hirap talaga na yung kasama mo sa organization,
hindi kayo same mag-isip. Yung alam mo ang hirap, alin ang naiiba? Alin yung naiba? Yung alam, di ba minsan sa mga barkada, may yun, yung alin ang naiiba? Yung alam mo yun, ang tapang-tapang natin, I mean, ang ganda na king, ang ating organizations, kaso may naiba. So, that's one thing also na dito sa kumpa namin, talagang nagpo-produce talaga kami. We don't only produce people that earning millions and billions, but we really need people na at the end of the day, ako, ito talaga yung mantra ko. I really wanted that at the end of the day, yung sasabihin mo, thank you so much, Lord. Thank you so much. Kasi, I mean, yung dating broken ikaw, naging na-fix mo yon, naging buo ka ulit. And that's the most important thing. A lot of people nowadays, because of pandemic, ang dami talagang pinagdaanan sa buhay. And you never know, kasi hindi naman natin kila, but at least dito sa Spotlight Sunday, ma-encourage natin lang, not the end of the world. Pandemic is pandemic. It's a virus na tinasa atin dito. And if you focus on negative things, you will end up loser ka talaga. But if you focus on the positive side, bakit ba ito nangyari? Bakit ba ito binigay sa atin, Lord? It's maybe because 2020 is the time for us to reflect, to understand, no? Kasi kadalas, kapag tinamaan tayo ng challenging moments, always nating tanong, ay Lord, di mo ako love. Tama? Hindi ako best person para sa'yo. Hindi mo ako anak. But actually, why not you ask, bakit mo kaya ito ginawa sa akin? Bakit kaya yan ang ginawa mo sa akin? Maybe because Lord want you to be strong and mas lalo niyang pinapa, alam mo yun, mas lalo niyang hinuhubog para maging tamang tao ka kasi may mas laking pangarap si Lord para sa'yo. So, guys, thank you so much and hindi tayo tatagal ngayon because I think nag-isang oras tayo ngayon. Ayan, Con and Mabel, thank you so much for being last tonight sa aking Spotlight Sunday. Ayan, maraming salamat and siguradong-sigurado ako na marami tayong ma-inspired, marami tayong mamomotivate ng mga kabataan na katulad ninyo na to join with us sa ating Build the Organization. So sa lahat po ng mga viewers natin, sa lahat po ng makapanood nito, we encourage join with us to join doon sa organization nila, Connie, na hindi lang ito pera-pera, kung hindi, it's about, you know, building up your character as a good person, as a better person. Tama yung sinabi nina na, you know, yung dating Mabel, yung dating Connie. The good thing is yung future na Connie, yung future na Mabel, yung bagong ikaw, di ba? And alam kong lahat tayo nagsisimula. Lahat tayo gusto na magtagumpay sa buhay. Hindi ako naniniwala, pinanganak lang tayo dito. Tapos alam natin na, alam mo, at the end of the day, you know, gigising, matutulog tayo, ang gigising tayo talunan. Mas gusto na tumaban kasi gusto natin may matunayan tayo sa sarili natin at gusto natin na malo. But then, ito po, sa lahat ng makakapanood nito, sa lahat po ng gustong ilan yung kanilang pangap at gustong manalo buhay, winning is not the only thing in life also. I also encourage everybody na habang ikaw, tinatahak mo yung das na gusto mong mangyari at gusto mong malo, you enjoy life. Kasi totoo din yung sinabi nila, minsan lang tayo nabuhay sa mundo. And habang nandyan tayo, and kasama natin yung nangyayaring pandemic, we enjoy life. We respond sa buhay na, yes Lord, gusto kong matulog na masaya at gusto kong missing na may ngiti sa buhay ko. And because we understand kung ano yung purpose natin at alam na natin kung ano yung tamang direction natin, mas nauunawaan na natin ngayon kung ano yung tamang mga activity na ginagawa natin. Kaya yun yung sinabi kanina ni Connie na
Tama ba yun? Prefer, and necessary ba yun? Necessary ba na gawin ito at ito yung gawin ko? Is because you understand na hindi naman yun yung nakakatulong para makuha ko yung gusto kong gawin na yung agaw na to. So, step by step, di ba? Don't rush things na wala namang kabuhayan at the end, di ba? And that's the good thing about sa ginagawang community. Ito sa lahat ng makakapanood, guys. You can comment dito po sa aming comment section if you want, no? Ikaw yung kabaan na you are struggling yourself. Hindi mo na alam kung saan ka papunta. Hindi mo na alam kung saan direction ka. Try to connect with this mga kabataan to. And try to ask pa paano ba maging katulad nila. Sabi nga nila, walang sama mag... alam mo yun, you ask help. Walang masama mag-ask ng tulong. Na, kasi minsan, hindi tayo nag-ask help kasi akala na magaling na tayo. Tama? Akala natin, alam mo yun yung, hindi ko na kailan ng mga advices. Alam ko kung ano yung ginagawa ko. But you know what? It's nice also na makaginig ng opinion ng ibang tao. And at the end, ikaw pa rin naman ang susunod. But at least nababalance mo, tama ba itong gagawin ko? Mali ba itong gagawin ko? And actually, lahat tayo, we always keep on learning. And that's the most important. You always keep on learning because the only constant in our life is change. Kaya hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa bukas. Hindi natin alam kung ano pang mas amazing ng mga bagay-bagay na gagawin sa atin, Lord. But one thing is that let us help each other. Let us lift each other. No? Let us recognize yung bawat achievement ng ibang tao in a small or ways. Kaya nga, we always kanang hindi tayo yung, I mean, when you get something, malit man yan, we are happy. I'm very happy na nakuha mo yan. So dapat ganun tayo. And that's because our mantra sa ating organization is we rise by lifting others. So sa lahat ng mga nanood ngayon, thank you so much. And keep on, stay tuned with us. Every spotlight andin natin dito po sa ating page, the Present Wisdom, and also like also aming company page, the for Network Office. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, nagla-live po kami para po doon sistema na nakakatulong po sa lahat ng mga kabataan na first mga tao na gusto mag-on ng kanilang pagkakaabahan para mabago ng tama ang buhay nila. So, of course, with me and in behalf of the town management, with me, Connie and Mabel, thank you so much for joining with us tonight and blessed Sunday sa lahat po.